Good day everyone. Sasabihin ko lang po ma'am, yung sa ano po. Bali yung discussion po namin, hindi po namin ma-record dun sa Google Meet kasi wala po kaming laptop or computer na magagamit kaya hindi po siya namin ma-record. Ngayon po ma'am, ginawa po namin, nag-discuss na lang po kami kung ano yung ta-topic namin and then magbibigay na lang po kami ng iba't ibang ideas kung paano masosolusyunan yung napili naming issue. Good day everyone. Sasabihin ko lang po ma'am, yung sa ano po. Bali yung discussion po namin, hindi po namin ma-record dun sa Google Meet kasi wala po kaming laptop or computer na magagamit kaya hindi po siya namin ma-record. Ngayon po ma'am, ginawa po namin, nag-discuss na lang po kami kung ano yung ta-topic namin and then magbibigay na lang po kami ng iba't ibang ideas kung paano masosolusyunan yung napili naming issue. Ang masasabi ko sa pagdami ng kaso ng COVID dito sa Pilipinas, isa sa maaaring dahilan dito ay ang kawalan ng disiplina ng maraming tao dito sa ating bansa. Binabalewala nila ang pandemya dahil may dumating ng ilang gamot or vaccine laban sa COVID. Kaya karamihan sa mga Pilipino ay naging kampante dahil sa gamot. At hindi na rin sila sumusunod sa mga patakaran na ipinatutupad na ating gobyerno at hindi sila sumusunod sa health protocol na ginawa nila gaya ng social distancing, pagsuot ng face mask at face shield. At ang isa sa mga solusyon na maaaring gawin ng mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. At matuto tayong sumunod sa mga patakaran na ginawa o pinatupad ng ating gobyerno o sa mga lugar natin. At kung hindi importante at hindi rin kailangan, huwag na tayong lumabas na ating bahay. At iwasan nating pumunta sa mga lugar na maraming tao, gaya ng sa mall, parke, o sa mga palengke. At para maiwasan na rin nating mahawa sa mga ano, sa COVID. Yun lamang. Yung topic namin ngayon is yung second wave of lockdown. Ilang bagong variant ng coronavirus ang naitala sa iba't ibang panig ng mundo nitong nakaraan na buwan. At bilang dito ang variant mula sa United Kingdom. Dahil dito maraming gobyerno ang napatupad ng bagong travel restriction. Dahil itong Enero naitala na sa Pilipinas ang unang kaso ng UK COVID-19. At paano dapat harapin ng gobyerno ang mga bagong variant na ito? So, para sa akin, dapat talagang maging back to basics tayo ngayon dahil kailangan talaga natin na magkaroon ng pag-iingat. Yung effective contact tracing, effective testing, and effective isolation. Kasi sa tatlong iyon ang pinaka-basic strategy or response for a country para makontrol ang yung pag-spread ng virus na ito. Ang nakikita kong missing pa sa atin ay kasi bakit ngayon lang lumabas ang strategy na kailangan nilang mag-repeat ng test dapat noon pa lang meron na yun eh. At kailangan talaga na iwasan natin yung sa mga crowded area, sa mga matatao. At hindi dapat tayo maging pabaya sa kapakanan natin at kailangan natin na sundin yung mga safety protocols ng gobyerno. At sana magpatuloy natin suportahan yung ating gobyerno para hindi na mas dumami pa yung mga possible na maging infected ng virus na ito.
Hello. Dahil nilockdown tayo ulit dahil marami naman nag-positive sa COVID-19. Ayos lang yun. Nakakabuti naman sa atin yun na para makaiwas tayo sa virus at para matanggal na yung COVID dito sa atin bansa. Ilang. Thank you. So, bakit COVID-19 ang napili namin topic? Ang masabi ko lang dito ay marami na naman sa atin or sa mga Pilipino ang makukulit na hindi na nasusunod na naman yung mga protocol or mga rules na dapat sundin. Kaya tumataas na naman ang kaso ng COVID-19 dito sa ating Pilipinas. For example, katulad na lang ng mga kabarangay natin, yung mga chismosa, hindi man nagsusot ng face shield, hindi man nagsusot ng face mask, hindi man nagsosocial distancing, makapag-chismis lang. So, paano ba natin susolusyonan yan? Kailangan natin maging madisiplina sa sarili. Yun yung number one, maging madisiplina sa sarili. So, kung makikipag-usap man tayo sa mga kabarangay natin, kailangan pa rin, naka-social distancing pa rin tayo or nakasuot ng face mask or face shield para maiwasan natin yung pagdarami ng COVID dito sa ating Pilipinas. At saka kung pupunta man tayo sa mga mall or what, kung saan-saan tayo pupunta, so kailangan natin magdala pa rin ng alcohol. Maging maingat, maging alerto tayo kung saan tayo pupunta. Kailangan parati nakasuot ng face shield at nakasuot ng face mask para maiwasan natin yung pagtaas ng COVID-19 dito sa ating Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat.